ever-reigning and ever-able to come to the knowledge of the truth. Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth, men of corrupt minds, reprobate concerning the faith. Sabay-sabay. But they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita again. Mag-aaralan namin. Maraming salamat sa pagpresensya ng bawat isa. Yung mga provision, Panginoon. I pray na kayo po mag-handa muli sa aming puso at isipan, Panginoon. Makita namin ang mensahe ngayong gabi. Ito po yung napaka-importante, especially tumatagal, Panginoon. Nakikita rin namin ang signs of the times. End times, Panginoon, parating na ito, Lord. Nakikita namin ang mga signs. At yung iba po natutupad na, yung iba hindi pa. But malaman namin, dapat namin gawin, especially ngayon pag-aaralan nga namin, anong klaseng tao ba yung mga makikita namin the last time, sino yung magkokos nito, Panginoon. Mag-ingat kami sa kanila, pag-ingatin din yung, aming, yung iba, Panginoon, ma-warningan, para di sila maging ganito at hindi maging biktima ng mga ganitong reprobate, Panginoon. So yun lang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, medyo sinisipon pa rin ako. Good evening po sa lahat. Good evening po. Title po nito is, ano ba yan? Perilous Times. Nakita niyo ba? Iskos? Malagay ba? Hindi, tama yun. Wala ko alam mo. Nasaan eh? Basta ganon. Perilous times will come because of the reprobate. Parang ganon. Okay, so nung nireview ko to, ganon yung nakita ko dito. Madalas sinasabi to, mga Facebook posts, si Pastor lagi sinasabi, lahat ng mga preacher, kasi ayaw natin dumating agad to, ayaw natin saan ang abutan, kaso darating talaga. Anong significance nun? Kaya nga tayo po, no, as a church, inaaralan natin yung ano, iba, pinagpapaliban lagi yung end times. Sa atin, tinapos natin Daniel and the Revelation. So, hindi nabot ng iba-iba, iba inabot. Pero, baka sa 2025 na yung ating ano, Revelation, na, end times seminar. Para, baka, ano, baga, yung inaral natin, aralin ulit natin isang buong araw. Pero, lagi naman nabanggit to kasi ini-expect talaga natin to. Hindi natin gusto, pero, paulit-ulit kayo sa Bible to. No? Kahit pag tinignan mo yung last days, tinignan ko last time, hindi ko na tingnan na, pero basta yung last days na tinatawag, ito yung mga huling araw, ito yung puno ng kapighatian, diba? Pero ang tanong, paano darating yun, gaano kabilis, at anong mangyayari doon, nakita lang sa Revelation, papatasaan ng course ng Diyos yung mga di mananampalataya after nung tribulation ng mga saints, so after na rapture, which is the period of the wrath of God, okay? So, pero, yung focus natin ngayong umaga, reviewin pala natin yung buong Timothy muna. No? So, sino makakaalala ng title ng chapter 1? Last week na lang. Yung last week. Ito. Yan. Ang sabi dyan. Instructing those that oppose themselves. So, pero bago yun, hindi ko rin kabisado. Pero yan, according to God's purpose and grace. So, maganda yung 2 Timothy, pangalawang letter na kay Timothy. So, marami pa rin lesson. So, hinahanda siya, kumbaga, ni Paul, ni Timothy, bilang lingkod ng Diyos din. So, again, kaya natin naaral to, ha, yan ang mga lesson dyan. Kayo mismo, sana iniisip nyo paano kami magiligod sa Diyos, naghahanda kayo. So, ano yung sinasabi ni Paul kay Timothy, pakinggan din natin, aralin natin ano yung mga kailangan natin at mga pag-iingatan. At nga, mapunta na mamaya. And then, yung second part ng chapter 1, yung I know whom I believe, pinaka-message yun, kilala niya ang Panginoon, yung sabihin, kilala niya to, yung sabihin, ba ikaw sinabi, si DM, di malilate siyang, kilala ko yan eh. Mabaliktad naman, no? Ay, si Stephen, late yan. Siguro, kilala ko yan eh. Ano sabi yung kilala ko yan, di ba? Alam mo na yung karakter niya. Either mabuti o masama. Kilala ko to eh, yan. Sinabing ganun.
So si Paul, sorry ah. Ay. Kilala niya ang Panginoon, yung pinaniwalaan niya. Kaya sabi doon, hindi siya mapapahiya. Amen? Kilala ko ang Panginoon eh. I know whom I believe. That He is able. And then, yung second, first part ng chapter 2, yung faithful servants of the Lord should endure hardness. So, yun yung medyo ibang ano, pinagsama kasi natin yun, sinamalize natin. Ang tinutukoy dun, yung si Timothy nga, hinahanda ni Paul, na dapat ikaw marunong ka. Maglilingkod ka ng tapat, dapat magtapat ka, pero expect mo yung mga mahirap. Yung nga, buti hindi naka, hindi sila naka-public eh. Sabihin ko na lang sa inyo, baka may magsabi sa inyo. Kasi nung yun nga, nung unang sinabihan ako ni ng Precious na gano'n eh. Alam ko na eh. So, pinagsalita kami doon. Medyo naiyak ako kasi eh. Maga, naalala lang, diba? Na natutunan ko doon ngayon, ginagawa na natin dito, so natuwa naman si Pastor, pero lahat tayo dapat maging matibay, okay? Kaya ako'y nauna, kaya yung mga sumunod, ayun, pinigilan na nila, ayun nila eh. Kaya marami din blessing eh, sabihin ko sa inyo yung iba, so si Pastor Jun, kaya tagal ko nang kilala si Pastor Jun. Ayun, may mga nagdagdag pa rin. Dagdag siya ng kwento. Kaya blessing. Basta rin naman late. Kasi birthday ng ano niya. Ano gusto sabihin? Ayan, so faithful servants of the Lord should endure hardness. So alam mo na agad yun. So kaya hinahanda tayo. Hindi yung pag dumating na, saka magtataka, ganito pala sa ministry, ganito pala maging Kristiyano. Like kung alam mo na, ina-expect mo na, di ba? Minsan, ano yung hardness niya? Minsan, ah, tatayduin ka, hindi ko sundin, mag-isinungalingan ka, hindi ka dadamayan, iiwan ka. Kailangan pang maglilingkod ka sa Diyos, inahanda mo na yung sarili mo dun. Para hindi ka malang mahina. And then last week, introduction yun today, tonight. Kasi yun nga, nag-focus tayo dun sa more on, hindi pa ganun ka-negative. Sinasabi lang ni Paul kung paano si Timothy ay yung ibang tao, sinasabi niya, pati sarili nila, ino-oppose sila, pwede ba yun? Yun nga eh, sabi dyan eh. So dahil sa either na biktima sila, na brainwash sila, and everything else. So ngayon ikaw, kung concerned ka sa kanila, tuturuan mo sila. Paano mo tuturuan? Minsan ikaw pa yung aawayin. So tulungan mo lang. Dapat maintindihan mo na ibang tapag na sobrang naloko na yan, ay tutulungan natin sila dapat. At pag-aralan mo ng gusto. Kasi hindi mahirap. So ngayon naman, dito, ito na yung mga reprobate nga. So alam nyo na ba yung reprobate, Joshua? Ulitin natin ngayon. Kasi medyo matagal natin. Hindi na pag-usapan na madalas siya. Pero kailangan pa natin pag-usapan eh. Sa daming ano ngayon. Ano yung reprobate? So, simple lang naman, ilang beses lang yung binanggit sa Bible, isang beses sa Old Testament, Jeremiah, and then sa Romans 1, sa Corinthians, 1 Corinthians, alimutan ko ah. Pero paulit-ulit sa Corinthians eh. Tatlo, magkakasunod. Yung ating inaral din, reprobate. So, hindi madalas ginagamit ito ng tao, pero ginagamit po ito. Hindi ito something na nawala. Yan. So, isang beses lang sa Jeremiah. Isisay na natin, no? So, sabi dyan, reprobate silver shall men call them because the Lord hath rejected. Then, tinutukoy niya yung bansang Israel. Tama ba? Yan. So, Israel yan, ha? Eh ngayon, usong-uso yung mga Israel, Israel, I stand with Israel. Di nila alam minasabi nila. So, minahal talaga sila ng Diyos. Pinili sila
sa the past, okay? Hindi ibig sabihin hanggang ngayon. So, iba yun. So, yan. Ha? Tinawag silang reprobate. So, ibig sabihin, sila pong reprobate patapon. Yan yung nakita kong ano, sa Tagalog. Eh. Either patapon, ano yun? Tingnan dito. Itinakwil. Tinakwil. Alam nyo naman tinakwil, di ba? Inayawan, ni-reject. Ayun, ang pareha sa Tagalog, sila ipilak na tinakwil sapagkat tinakwil sila ng Panginoon. So, sa English, yung reprobate saka rejected, isa lang po yun. Okay? Sinabi ni Jack, ayaw ko na sa'yo. Ayan. So, next is, yun nga, sa Romans 1, pinakaroon ng mga baklayan, no? So, God gave them over to a reprobate mind. No? Ulit yun sa text natin mamaya. Pag sinabing reprobate, wala nang nireject na, wala nang pag-asa. Bakit mind? Kasi yung utak nila mismo ang mahirap ng kausapin, hindi na makapag-isip ng straight. Kasi naloko na talaga, nalito, detrito. Yung sabi ko sa inyong paulit-ulit, no? So examine yourselves, whether you be in the faith, prove your own selves, know you that your own, except that you be reprobate. So yung mga Kristiyano, si Kristo ay nasa atin, except you be reprobate. So ibig sabihin, exemption talaga sila. Ibig sabihin, hindi pwedeng consider sila sa lahat ng andito ay mga Kristiyano kasi lahat ay tumanggap sa Panginoon. Amen? Amen. Except, baka meron dito Judas. May ganun talaga. So, nagkukunwari po yan. Napakagaling yan. Galing, ha? Kaya, pasok yan sa ating message ngayon. Mag-ingat. Hindi ibig sabihin kasama natin ngayon dito. Kunwari, talaga merong isa dito. Kunwari, si Peter. Kahit anak ng pastor, ha? Yung isang preaching na yan, no? Ganun, eh. Dalawa yung pinakinggan ko. Basta ganun yung tema nung ano yung sabi. Lahat daw ng pamilya, bakit di magkakapareho yung mga bata? Kahit anak ng pastor, meron talaga isa dyan o dalawa. Loko-loko. Mga ganun eh. Oo nga, no? Pag tinimu sa Bible, ganun. Si Nadab and Abihu. Sino pa? Anak ni Samuel. Anak ni Abel. Cain. Cain. Sino pa? David, anak ko David kasi madami, tsaka nagloko siya eh. So, Isaac, ayan, di ba? Ganun ang pattern, so, ganun din sa church. Huwag nyong assume, ha? Pero huwag nyo ring, maari din, pero sabi nga nila, napaka-rare ng lahat ng anak mo, sobrang titino, okay? So, kaya nga hindi natin na-expect na lahat naman ay napaka-tino. Nangyayari yun, pero at least walang sanang loko-loko. Pero minsan may ganun, okay? So, pero iwasan na rin natin yun. Pwede naman yun, eh. Lalo na tayo, tinuturuan tayo, eh. So, piliin mo yung tama, amen? Huwag mong panindigan. Ano, ikaw yung pinakaluloko-loko ngayon. Eh, ang kwento ni isang pastor, siya yung pinakaluloko-loko, eh. Tumino naman siya. Pwede naman, eh. Amen? Ayan. So, ito, inulit niya din, by the trust that you know that we are not reprobates. Okay? So, yun na, even sila. Ibig sabihin, mga naglilingkod sa Diyos, si Paul, si Silas, Timothy. Kinasabi sa mga Corinthians, sana alam nyo na hindi kami ganun. So, ibig sabihin, may ano eh, binibigyan na space. Ibig sabihin, may possibility. Na kahit kasama niya, uy, huwag kang titiwala na sobra dyan na parang Panginoon mo na wala ka nang, hindi ka na mag-iingat. Okay? Mamaya, titingnan natin yan lalo sa medyo bandang huli. Kasi yung isa sa mga karakteristika ng mga reprobate talaga, mga bastos daw yun. Mamaya, so medyo sensitive na naman mamaya. Kaya, anyway. Now I pray to God. Kayo naman, ready, go. Now I pray to God that He do no evil. That we should appear approved, but that he should do that which is honest, though he be as reprobate. Okay, hindi sila reprobate, ha? Parang. Pag sinabing as reprobate, parang. So, ibig sabihin ito, ganito kasi nga, yung mga pastor minsan, feeling mo, nasaktan ka, so, ginapagalitan, akala mo siya yung kalaban eh. Diba? Kaya nga naiyak din ako kasi yun yung mga Tuesday, ganun eh. Dumating ako sa ganun eh, na doon sa amin. Kasi, ganun, minsan mabigat yung ano talaga eh. Dati si pastor malakas-lakas yun, grabe yun.
Ngayon lang ano yun, kasi nga nahihirapan na siya eh. Kaya nagkwento rin yung isa doon, si Erap. Laki na ni Erap eh. So anyway, but he should, so yun na, imsuri lang niya. Mas alam nyo na reprobate. Delikado yan, iniiwasan natin yan, exemption yan. Okay, so iwingatan nyo yan. So ngayon yung mangyari sa mga kaibigan nyo, sa inyo, sana na wala naman dito, no? So anyway, kaya panalangin ko rin kung meron dito, Lord, pakita nyo agad sa akin. Amen? Kasi delikado yan, mapasok sa church yan talaga. Anyway, second to the last, sa ito na nga atin, amen? Ito lang tayo sa Titus. So they profess, paibasa ulit, ready, go. They profess that they know God, but in words they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. May pansinin nyo, iuulitin po yan sa Timothy. So pero pansinin nyo, they profess that they know God. Nagkukunwari, ay, Kristiyano ako! So pag huwag kang titiwala agad. Ay, hindi naman, mabait naman yan. Nasa church nga siya, hindi, mali yun. Yung didil natin ngayong gabi, reprobate, hindi yan basta-basta. Okay? So kaya handa yung sarili nyo. Again, medyo sensitive pero kailangan natin i-topic. Sabi dyan, they profess they know, but in works they deny Him. Mamaya meron niyang katumba sa 2 Timothy 3. Okay, masabi dyan, they deny Him being abominable, nakakadire, nakakabwisit, nakakadire, nakakasuka, suklam, disobedient, banggitin yan, disobedient, no? And in every good work, reprobate. So, sabi naging reprobate, gumagawa ng tama, yung pala, iba yung motibo, baliktad. So, dito tayo sa 2 Timothy 3. Say natin. So, pero ang nabanggit dito, last days. Kasi nga, alam nyo, sa Revelation, pinakamatindi na yun. So, ngayon, sa US, ang daming mga friends ko na parang OA naman. Yung Amerika, babagsak na. Sobrang negative naman. Ako, hindi lang. Natagal lang bumagsak. Malapit na. Ando na lang. Pati China daw, babagsak. Hindi naman nangyayari. So, pero nga, yun talaga ang pattern dyan. Minsan, di mo alam. Ando na pala. Darating na pala yung Antichrist, kala mo, agapagligtas. Ganyan po ang nature niyan. Eh, masanay na kayo. Pero huwag nyo nga-apply kung kani-kanino lang, ha? Huwag nyo sabihin, alam ko na, si Trump yun, sigurado. Huwag ganun. Pag alam mo talaga, di sige, pero tingnan natin. So, dito, so, wala na. So, this, know also. Ibig sabihin, alamin mo to. So, ganun tayo ngayon. Alamin nyo to, ha? In the last days, perilous. Pag sinabing peril, delikado, di ba? So, kaya nga tayo laging pinag-iingat. Maging matalino ka. Kasi, pag dumating yung panahon na yan, syempre, makapahama ka malamang sa hindi. Kung, again, di ka nag-iingat. Okay? So, bakit sabi din sa 2, kaya dito ko rin kinuha yung title, no? 4. Ibig sabihin, dahil... So, bakit daw darating yung perilous? Alam nyo, pinapisay na yan. Pero still, ano yung nag-cause? Bakit darating itong mga to? Sa panahon natin ngayon, yung iba, assumption, ganyan. Kaya nga may mga politiko, sila yung nagli-lead, sila yung pinakamatino, binaboto natin, pinapalitan natin. So, siguro, wala na magiging problema in the future. May nag-predict pa, wala na magiging gera. May isang YouTube na channel na ganun eh. Parang totoo, kasi nga ang sabi niya, may mga in place ng di ba, mga treaties. Wala lang, walang aga-away, ha. Kasi alam nyo nung nangyari sa World War II, di ba? Pinagbayad yung Germany. Gusto mo ba maging ganun ka? Pag natalo ka, di... Huwag ka namang gulo, parang ganun. Japan, pinagbayad yun, eh. Dahil sa mga ginawa nila. So, pero, kaya sabi nung documentary na yun, wala nang, malamang wala nang gera. Eh, sabi sa Bible, meron. Kaya, huwag kayong pakasigurado. Ito sabi sa Bible. Pero bakit nga raw darating yan? Eh kung mga matino yung mga tao, hindi darating yan. Kasi iisipin mo yung tinuro ng history natin. Eh bakit yung Europe dapat napaka-unlad yung mga yan. Alam nyo ba yun? Diyan nag-umpisa lahat eh. Matalino na sila. Ang dami nilang pundar. Ang dami nilang magandang
ano nangyari sa kanila? Naghirap. Bakit? Eh, nagpatay sila. Hindi naman pwede yung isa lang matay, pati yung mga na, press, siyempre ginantihan, di patay-patay sila lahat. Yung mga US kasi medyo malayo eh. And then, sino pa yung mga na, ano, tayo kasi hindi pa naman tayo ganun ka. So, yun yun. So, pwede kayang ina, ano nila, hindi na mangyayari yan, mangyayari yan. Kasi, verse 2, for men shall be lovers of their own self. Dumag-umpisa. So, darating daw yung panahon, kaya ingatan natin to. Ngayon, pinipredict natin ito, sabi kayo sa Bible, pero sa maliit na mundo natin, sabihin natin, hindi pa mangyari yung World War 3 for the next 100 years. Sabihin natin ganun, hindi pa mangyari. Pero ikaw, pwede mag-umpisa ka lang dito. For example, mangyari, si Peter, mabait siya ngayon, di ba? Mangyari. Pero habang lumalaki siya, mangyari lang ba, yumaman, pumogi, may... Lahat ng ano niya, natupad ang kanyang pangarap sa buhay. Kala niya, wala na siyang gusto niya, pasarap na nagpasarap. Diba? Pag puro sarap, puro mahal mo, sarili mo, paganda yung sarili ko, pati image ko, pati yung mukha ko, idodrawing ko kung saan-saan. Diba? Nagagawa ko ng ganyan. Ganyan yung mga ano yun, diba? Nakikita ko lang doon, mayroon parang Iran yung Manalo Street pala doon. Sa malapit sa inyo, di ba? Ba't kinapangalan nila sarili nila yung mga ganun? Lovers of yourselves. Ganyan yung mga gusto sila lagi nakikita. Kaya pag napansin mo sa sino yung lagi sa TV, yan, binabayaran nila yun. Nagbabayad ng malaki yan para sila yung mga may place, maganda yung sabihin sa kanila. Maniwala kasi hindi. So pag dumami ng dumami yan at mas mahal pala yung sarili nila, nababagin sa inyo si Bill Gates yan, yaman na, tapos nagpapa, okay naman sana kung gumagawa siya ng maganda talaga, kaso, in the back of that, di ako naniniwala ang mahal niyan Diyos, mahal niyan tao eh. Laging may ano yun, pera na naman, mayaman na yun, maparay pa ng pera. So, ganun po ang background niyan. So, kaya, kung di nyo pa nakuha, para makuha niyo yung context dito, anong gusto pa ni Bill Gates? Bukod sa pera. Kasama lang yung bad. O, tama naman yun. Pero ganun yun eh. Power. Siya raw isa mga pinag-eksperimentohan na nila yung ano, yung sky. Ganun daw yun eh. Sabi na iba, di yung totoo. Kaso parang totoo eh. Ginagawa nila para makontrol nila lahat ng bagay. Nilalagyan nila ng control. Ibig sabihin, parang sa pananim, paano mo makontrol yung pananim? Sa ilang bibili. So, ginagawa nila, pinag-aaral na para mawala na yung buto. So, nagawa na nila sa bigas. So, hindi yung ibang mga, ano, hindi makapagpatubo ng bigas kung hindi bibili sa kanila. Kasi, genetically engineered na eh. Ibig sabihin, hindi na GMO na eh. Marami na GMO ngayon. So, nakokontrol nila yan. So, ngayon, sa bigas pa lang, later, lahat na. Tapos, yung pinaplano nila. Kasi sinasabi nila eh. Kung hindi nyo pa alam yung World Economic Forum, hindi yan conspiracy, ha? Totoo yan. Malalakas ang loob nyo. Nagme-meeting yan lahat. Yung mayayaman, sa Davos, Switzerland, sila-sila lang doon. Nagbobulaan sila. Pero talaga may programa sila. As in, gusto nilang kontrolin yung buong mundo. Hindi nila tinatago. Kasi sabi, tayo mga galay, tayo mayayaw, tayo mga talino. Planuhin natin to, ha? Susunod yan mga yan. At mangyayari talaga yung pag syunga-syunga tayo. Supposedly, independent tayo, di ba, as a nation. Napunta na naman tayo sa conspiracy. Pero yun talaga yun eh. Dito kasi yun eh. Paano nila pasunod yung World Health Organization tsaka buong mundo? Magpabakuna. Paano yung nagawa nila yun? Pera. Pag hindi sumunod dyan, hindi next, wala ka ng pondo. Patay ka. Kaya gito yun eh. Hindi nila magagawa yan kung yung mga tao may pag-ibig sa Diyos, sa katotohanan, at saka sa ibang tao. Pero pag sarili lang nila, ay, baka mamatay yung iba. Eh, wala akong pakialam eh. Babayaran ako nito eh. Lovers of themselves. Ano pa? Ano pa yung... Abot tayo sa pero ito yung introduction kasi. Paano masabi mahal lang nila yung sarili nila? Yung
itong mga hindi na nag-iisip, no, yung puro hindi na naisip yung future. So yung iba ay yan nga, ginagastos na, sinisira na environment, no? So wala kasing pakialam sa iba. Yung iba naman puro utang, okay? Iba utang ng utang, utang ng utang para mayaman tayo ngayon. Pero pag umutang ka ba, sino magbabayad, no? Pag namatay ka na, mga apo mo, mga anak mo. So walang pakialam mo yung mga utang ng utang, ay bahala na sila. Later, kung sino nagpapautang o yung umutang, yung nagpapautang, ang magiging boss din, yung inutangan. Kawawa ngayon yung mga bata, yung may iwan. Okay, ganyan din sa pamilya. Pwede yung apply to sa buong bansa, pwede din sa pamilya nyo. Anong ginawa nung orari, yung tatay mo, nagpakasarap na nagpakasarap, nung may pera ngayon, malakas, ng babae, anong ginawa? Puro inom, hindi kaya pinag-aral, medyo pinag-aralan, hindi kaya yung di inisip yung future, hindi kaya tinuruan, kasi na, nakakasar eh, happy-happy lang ako dito, pag uwi ko, wala na, lasing na. Ano mangyayari? Sino kawawa? Ang bata. And then, ang hirap na rin turuan ng mga bata. So, all that to demonstrate po yung effect ng mga pagantao. The more na dumadami sila, the more na sobra-sobra na yung pag-ibig nila sa sarili nila, ito yung maiging effect. Okay? So, number one, another is covetous. Pag mahal mo yung sarili mo, tapos nakikita mo iba, maingit ka, di ba? Pag naingit ka, hihigitan mo pa, nakawan mo, anong gagawin mo? Kasi inggitero ka eh, di ba? Sumisira po yan kahit saan, yung mga maingit. Boasters, mayabang. Kaya ingat-ingat po kayo sa mga post-post nyo. So mabuti nga, huwag na mag-post, kundi Bible na lang eh. Yun talaga nakikita ko dyan. Ako, sabi nga sa inyo, nung una, nakakatuwa din talaga technology. Kaso naisip-isip ko, anong epekto nito? Kunwari ako, papakita ko ito yung kinain ko, tapos may kalokohan, joke-joke, may tawa, may tope. Ano say-say nun? Parang dito rin, kahit nasaan ka, yung technology, ina-amplify niya lang yung sarili mo. So, kung masama ugali mo, lalabas sa media. Kung mayabang ka, ganun din. Men? Kaya iba ganun, hindi ko na sasabi, pero kalayaan sila dyan. Pero kitang-kita mo itong taong to. Kunwari pa, ako ay pinagpala talaga ng Diyos. Hindi salamat, kailangan mong display. Kung tumulong ka na lang, gamitin mo na lang yan sa, ano, kala mo, na-bless ang Diyos. Ang Diyos, hindi nag-Facebook. Alam niyo ba yun, yung gusto ko sabihin pala, magandang meme, no? Kaya ang Diyos naman kasi nasa lahat ng dako, pero huwag ka mag-pray sa Facebook. Pakitan tao yun. Mag-pray ka, ang gustong-gusto ng Diyos, yung mag-isa ka lang. Amen, yung sinabi ng Panginoon. So, boasters, ingatan natin yan, pero expect niya sa mga taong reprobate. Isa na yan, pag talagang wala ng pakiramdam. Itong taong to, yabang, pero iba natutuwa pa. Yabang talaga nito, mo siya yung pinakamagaling. Nakita niyo ba yung compilation ng sinasabi nito? Wala nang titindi pa sa akin dito, tapos wala nang kinumpile ng ano yun. Laging gano'n ang ano niya eh. At lahat naman ang politiko. Kaya yan, so mahal ang sarili, mainggitin, mapagyabang, proud, ganun din. So wala tayo dapat to, nung pasalamat lang tayo. Yan, blasphemer, yan na yan. So makikita mo ganyan mayabang, anong ginagawa? Sa bibig, ano, laging lumalabas. Wala silang pakialam kung sino ang Diyos. Diba? Gagawin nilang mura yung pangalan ng Panginoon. Mumura kasi mayabang nga eh. Pag sila, ba't ka nagmumura? What? Bakit hindi? Ikaw pa yung maalangan eh. So ba't napunta yung disobedient to parents? Actually, dapat nasa umpisa yan eh. Pero siguro, isa mga, kahit po mga unbeliever, kahit o paano, may galang po sa magulang, kahit o paano, di ba? Nakita niya sa iba. Pero isa sa mga makikita natin, pag matindi na yan, wala nang galang din. Okay? Kaya ingat kayo mga bata, importante yan. Nakikita yung ano ng tao, kung anong attitude niya sa mga magulang niya. Handaan nyo yan. Baka inaano nyo yung magulang nyo. Hindi yan, hindi natin na inataas yung magulang nyo dahil gusto lang natin, dahil magulang ka kasi. Hindi rin. Para sa inyo yan. At sa Bible, paulit-ulit yan. Mag-ingat. Unthankful. So, parang Romans 1 din. Alala sa Romans 1, isa yung neither were thankful, sabi niya.
Pag hindi ka naman ng pasalamat, binigyan ka. O buti naman, binigyan mo ako. Wala na ba? Sana all, yung mga ganun. Unholy! Ay, baliktad na yan. Kasi pang unholy, talagang nag-discuss ni Bud. Sa Halloween, di ba? Unholy, yung sabihin. Mademonyo na yan. Without natural affection, Romans 1 na naman, di ba? Ang sabi naman doon, unnatural affection, eh, sabi doon is, alimutan ko. Ha? Vile affection sa Jude yun eh. Sa Romans 1, yung... Enough. Basta kabaliktaran, ha? Vile affection nga, no? Without natural affection. So, pareho, no? So, may ba ako iniisip? Inordinate affection sa Colossians pareho. So, anyway, without natural affection, nakita nyo na, Romans 1 yan. So, reprobate talaga yan. Truth breaker. Pag sinabing truth breaker, nangako ka, di mo totoo pa rin. Ano, gagawin ko yan? Naalala ko tuloy ng hiram dito. Babalik ko agad naman eh, bukas. Bukas na bukas yan. Yan ang, nako. False accuser, ganun din yon. So pag sinabi mo kaya sa Bible, may parusa sa false accuser. Ganunari, si Peter, ikaw yung nagnakaw, nakita ko eh. Ang parusa sa kanya sa nagnakaw dapat, ganunari, papaluin na 10 beses. Pag inakusahan ko siya, hindi pala totoo, tapos nalaman, hindi pala totoo, ako yung papaluin na 10. Ganun sa Bible. Kaya mag-iingat ka, huwag kang mag-accuse, sinungaling ka na, papahamok ba ibang tao. Ganyan yung mga yan. Okay? False accuser. Incontinent. Parang Romans 1 talaga ito eh. Incontinent, hindi na ako kontento. Okay? Tingnan na rin natin ah. Dalawang oras na yun eh. Incontinent. Unable to voluntarily control retention of... Iba pala to. Pero yun din yun eh. Alam nyo yung incontinent parang lumalabas yung ano. Hindi raw maano. Oh, not content, not non-continent. Ibig sabihin hindi masatisfy, okay? So sabi naman sa Romans 1, ano sabi doon? Implacable, okay? Fierce! Nakakatakot. Talagang walang awa. Despisers of those that are good. Sabihin, nang didiri sila sa mabuti. Parang mga bakla, eh, ba't lalaki, babae lang dapat. Ngayon din iba. Ganyan yan, galit yan. Ay, religion, Jesus, Bible. Pag nagagano na, mag-iingat ka na doon. Layuan mo na yon. Amen? Ngayon, kung komportable ka doon, tanongin mo sarili mo. Ako mismo magtatanong. May kaibigan si Peter. Ito, ito loko-loko to. Gusto kong kaibigan. Ah? Ingat na kayo doon. Amen? Amen. Ngayon, maganda sa Panginoon, binibigyan tayo ng warning. Eh. Kaya ngayon, ikaw, kung may something strong din kasi sa'yo, hindi ka aalis doon. Mapahama ka rin. So, pag ayaw nila kay Jesus, ayaw mo dapat sa kanila. Amen? Traitors. Ganun din. Parang si Judas. Heady. Ano yung heady? Matigas ulo. High-minded. Mataas ang ere. Mayabang din yan. Lovers of pleasure. More than lovers of God. Gusto natin yung pleasure. Maganda yan eh. Masaya. Masarap. Yan ba? Sino mong ayaw na masarap na masaya, di ba? Pero sabi dito, more than lovers of God. Ibig sabihin, yan ang problema. Mas minahal mo yung ginawa ng Diyos kasi sa Diyos. Problema yan. So, mga Kristiyano, ingat.
Ito na, gusto kong bigyan ng ano. Kaya, malinaw dito, hindi po ito mga taga-labas. Minsan talaga mga taga-church to eh. Bakit? Sabi, having a form of godliness. Pag sinabing form, poma. Mukhang Kristiyano, amoy Kristiyano, lakad Kristiyano. Pero hindi pala. Kaya matindi to, hindi to yung basta ordinary lasengo sa labas eh. Reprobate to, ano to, psychopath. Yan ang tawag ng salibutan dyan. Ang Bible tawag reprobate sa iba, psychopath. Yung mga may nag-aral din kasi, hindi naniniwala sa Bible, pero nag-observe, mga ano rin, mga scientists. Napansin nila yun, ba't yung mga tao parang yung kasiraulong tao? Inaral nila yun. Eh, pag-asa pa kaya to? Inubukan nila, in-interview nila, wala na. Yun ang nalaman nila. Okay, so ingat ha. Hindi ibig sabihin nagsabing Kristiyano, yan ay dapat mong pagkatiwalaan agad. Ito yung sabi dito, but denying the power thereof. So again, kung natin, puro Jesus ang pinag-asabi, puro bukang bibig Jesus, tapos, di ba sinabi ni Jesus ganito, ayun ba yun, ayoko niyan, ha? Ba't ayaw mo kay, sinasabi mo lang, forma lang. Okay, kaya yung maraming religion, ganyan. Pag Bible lang pag-uusapan, ayaw, bakit? Ba't ganun? Kala ko ba iniwala kay Jesus, parang yung in-invite ko nga, may sakit na eh, ewan ko, parang cancer eh. Nakakaawa, kaso, kaya na burden din ako kasi share lang kita ng salita ng Diyos para maligtas ka sigurado. Ay, meron naman na akong ano eh. Community patawag niya eh. Kasi ganun eh. Ganyan po yung Catholic. May second ano pa yan eh, level. So, bukod sa kasi karamihan sa atin, Catholic. Tapos meron pa silang community. Mga sama-sama, parang either ang tawag doon, yung Youth for Christ o yung Couples for Christ. So feeling nila doon, binibilog po sila doon, oh, maka-Diyos ka na, kahit hindi. Walang negative doon, puro pambobola. Kaya, ang hirap pakain. So ganyan, may form ang godly, pero dinideny yung kapangyarihan. Nasaan ba ang kapangyarihan ng Diyos? Sa? Kaligtasan muna, di ba? Sa gospel, Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. So pag hindi ligtas yan, kukunwari lang yan. Amen? So wag mo i-deny. Ngayon, yung mga problema ibang Kristiyano, ligtas din kaso, hindi na gusto winning, yung sabihin, delikado rin. Amen? Hindi ko sinang reprobate yan, pero delikado. Baka mag-produce sila ng mga reprobate sa loob. Yun yun. Kasi mali-mali ni aral, kulang, tapos may forma lang, pero wala yung power. Kaya napaka-importante niya. Nag-set ng tone, siyempre, yung pastor. So, ingatan natin yan, ha? Pag-pray natin lagi, tayo ay, especially yung pastor niya, ng puspos ng Banal na Spirit. Amen? Amen? Delikado kasi. Kaya sabi dyan, hindi sinabi dyan, ano, ha? Hayaan nyo lang siya, sabi, from such, turn away. Malinaw ba? Iba sa inyo, nasabihan ko niyan, di ba? Iwanan muna yan. O, bakit? Yan sabi ng Bible, eh. Pag nakakita mo ng ganyang senyales, ingat-ingat, di ba? Dapat siya yung makarealize yun. Kung ayaw niyang iwanan yun, iwanan mo na siya. Ganun lang kasimple yun. Kaya magbasa mo, ready, go. Ito na. For this sort are they which creep into houses and lead captive silly women even with sins, led away with diverse lusts. Ayan na. So yung sabi ko, sensitive na topic. No, alam nyo ba, kahit sa Romans 1, di ba hindi mawawala yung sensuality, di ba? Basta false thing, si Sinis Dabaw, Kibuloy, mga pari, di ba? Soriano, lahat hindi mawala talaga eh. Kasi nasa Bible talaga eh. Isa yan sa mga kasahan, hindi mawala. Either sobrang mahilig sa ano, pero iba ng bakla, ganun. Yan ang sinasabi dyan eh. Ang sabi dyan eh, Tagalogin muna natin ha. Itong mga tipo na daw, pag sinabing this sort, ito yung mga klase ng tao na ano yung creep into houses.
So hindi ka okay lang yung pumasok ka sa ano, pero pag nagki-creep, ibig sabihin gumagapang, ba't ka gumagapang, ayaw mo makita. So alam mong masama ang gagawin mo. Men. So mag-iingat tayo doon, kaya ganun din tayo. Pag alam mo mabuti ang intention mo, hindi mo kailangan magtago. Amen. Pag alam mo kailangan magtago, magsinungaling, wala ka na sa tama nun. Amen. Kaya ito, matindi to. Alala ko tuloy yung mga bago tayo pumunta dyan. Yung mga pinakaloko-loko talaga sa ano, kasi na minsan may nagbabasa din ako eh. Kasi nga, may isang preacher, binanggit yung pangalang, ngayon kilala mo ba si Hugh Hefner? Hugh Hefner. Kilala niyo ba yan? Sino yan? Epstein yan eh. Hugh Hefner. Basta yun yung, alam yung Playboy. Ayun. So ako dati, Playboy, Playboy lang kasi yung tawag sa amin, Playboy. Hala ako, biro lang yun. Alam niyo yung Playboy? Yun ang dating porn. Wala pang internet, sila magazine. So napakamahal nun, nakakita rin kasi ako nun eh. Sa Quiapo, may nag-ibenta nun, hindi ako makabili. Siyempre, hindi ako ibili nun. Pero yung mga college friends ko, ganun. Kaya, grabe. Eh ngayon, nasa internet na yan, kaya mas ma-accessible. So, tanong yung sarili ko, sino nag-aganito nito? Sino nagpapakanaan nito, di ba? So, si Yuven, ganun yun. Kaya pag binasa mo siya, ilan ang asawa niya? Ilan, sa palagay nyo? Wala. Galing nyo. Walang asawa pero maraming kabit-kabit. Partner ang tawag nila dun. No? At mga bata. Kasi mayaman eh. Lukot-lukot. Talagang pag inaral mo yung buhay nito, talagang yun ang buhay ng demonyo. Walang konsensya. Kasi nga, sila yung nagpupudus ng sumisira ng pamilya eh. Ng morality ng mga tao. Matindihan nyo ba? So, punta tayo sa mga religion, katulad ni Kibuloy. Ganon din daw yan. Si, naalala ko sino, Indiano. Ganon din, si, yung nag-fasting. Sinasabi nilang ano, si Gandhi. Mahatma Gandhi, ganon din daw yan eh. So, mag-iingat kayo dyan, kaya nga, pray nyo yung pasto nyo lagi. Kaya ang pattern talaga sa Bible, parang hindi ka masilo dyan, yan, may asawa ka, isa lang, anak. So, hindi, wala kang kawala eh. Hindi ka pwede magwala. Ngayon, kaya yung isang dati, tinitingala ko rin yun. Kaso, ang style niya nga kasi, pa-abroad siya eh. Ganun yung style niya. Yung pala, may ginagawa rin kalokohan. Kaya, kaya sabi yan. So, yan. So, yan ang gawain yung mga yan. Mga reprobate. So, kunwaring Kristiyano, tapos, punta naman tayo sa babae. Sino yung binibiktima nila? Yan ha. May lesson din dito. So, mga loko-loko na to, nang bibiktima sila, pero sino yung mga, anong klase yung mga binibiktima? Sabi nito, lead captive silly women. Laden with sins. Ito yung mga babae, hindi naman kukuha niya na matino eh. Kasi alam mo, susumbong ko yan eh. Ano, sumbong ko to. Di talo sila. So, ang gusto lang naman nila, last, di ba? Gusto lang nila maka, alam nyo na, paisa. So, ang papayag sa, yan, katulad sa showbiz, wag nyo nga hangaan yan kahit sino dyan. Amen? Utang na loob. May masabi, meron kahit sa mga church, gano'n, pati Miss Universe eh. Ngayon, Miss Universe ngayon. Kala ko spiritual na tao to. Miss Universe. Eh, ang ganda nung ang Pilipina eh. Iloloko ka lang nun. Pansinin niyo yung feed nyo. Yung iba niya, sinasakyan lang yan eh. Kung gusto nilang ang audience sila Pilipino, ito pala yung mga ganda, yung mga Pilipino. Ikaw naman, proud na proud ka Pilipino. Pag nasa ibang bansa yun, yun ang ano nila. Ang bobulahin naman nila yung mga taga ron. Yun lang yun. Napakaganda talaga ng Pilipinas. Alam nyo ba yun? You should be proud. Pag nasa ibang lugar sila, maganda talaga sa Malaysia. Ganun lang yun. Huwag kayong papabola. Amen? Amen. So, ang inuuna niyan, yung mga, ano yung sili? Ano mga loko-loko? Mga palabiro. Ganyan sili. Ganyan niya. Kaya, yan ang mga style niya mga yan.
So mag-ingat. Okay, kahit yung mga biruan, yung gusto pasok dito. Kaya kahit sa atin, yung alam mo namang hindi dahil ginagawang biro, huwag mong gagawin biro. So ako dyan, kasi mayiging pattern nyo, ako na eh. Kung alam nyo nang hindi ko na binabanggit, ganun din kayo dapat. Amen? Kaya masyadong ano. Tapos meron mo kayo, makailangan discuss. Hindi naman ikaw kailangan discuss, huwag na. Ngayon, puro kayo adult, syempre merong ibang ano dyan, di ba? Merong ibang allowance pag puro tayo adult, puro tayo lalaki. Medyo may ibang allowance kasi nagkakaintindihan tayo. Amen? Hindi tayo kakatisuran. Di ba? So pag general ano, mag-ingat. So, what sabi ko lang yun, kasi nga, ginagawa nilang style yan. So, una, biru-biru yan, bandang uli, uy, ang ganda mo talaga, uy, ang ganda mo talaga. Maya-maya, iba na. Ganun yan, nag-uumpisa lang. Kaya yan, kayo mga babae, huwag nyo nga hayaang, ano kayo, pag gusto talaga kayo, nasa edad na kayo, formal lang kayo, ibig sabihin nun, huwag mong tatanungin, pangit din yung kailangan ko siya, nililigaw mo ba ako? Pag kailangan mo pang tanungin ng ganun, hindi na worth it yun. Kasi hindi siya pumuformal eh. Kaya mga lalaki, ganun din naman kayo. Kung gusto nyo talaga, pag-pray nyo muna, sabihin nyo agad pinakamaganda style, lalo sa church, kung nasa church na. Sabihan mo agad si pasto, sabihan mo agad yung magulang, tatay. Yun, nakakatakot eh. Malinis ba intention mo, di ba? Aha nga sa iyo kung maayos yun. Kung hindi, kung hindi ganun, wala. Mahina ka. Men, tutulungan naman kayo, hindi naman kayo yung sisindakin pa eh. Di ba? Lalo tayo. So yeah, so gusto kong sabihin again, sila-sila yung naglolokohan eh. Loko-loko to, loko-loko din, magdasama yan. Saka, magkakalat ng lagim. Ibig sabihin, sabihin nila, huwag mo ipakilam ito, gusto namin eh. Pero pinapakita na nila sa lahat eh. Napansin nyo ba yun? Gusto nila ipakita sa lahat talaga yan eh. Minsan magkakaroon ng preaching dito, ABS-CBN eh. The Bible against ABS-CBN. Tingnan nyo lang yung mga headline nila, talaga sa demonyo eh. Lahat! Yung intention nila, bakit yan ang ano nila ngayon, bakit yan ang headline nila ngayon, bakit yan pinag-usapan, hindi naman kailangan, hindi dapat. Ganun po yan. Kaya lalo na itong mga to, yung mga pakanaan niya, ABS-CBN, yung Hollywood, makikita nyo dito. Kaya huwag nating hagaan, kung gusto nyo pang tumagal yung ano, alam nyo na, end times, medyo pa-delay, mga apo nyo, huwag abutan. Pigilan natin itong mga reprobate. So, sa next week na po yung positive, no? Anyway, isa-isa pa natin to. Itayin pa tayo. So, ulitin ko ha, itong mga klase ng tao na to ay hindi lang babae, mga anong maganda to, bastos, hindi lang bastos talagang tawag nila dyan iba, malibog, iba yung tawag nila dyan eh. Yung talaga yun eh. Manyak. Tama. And then yung mga babae, ano tawag doon? Malandi. Pokpok. Mga mababang lipad. Huwag kayong papayag na gano'n, ha? Sabi ito, sabi, led away with diverse lust. Ito yung malandi. Yung lust kasi, kalibugan, sabi natin kanina. Eh, but diverse? Kasi marami. Hindi lang ano, hindi lang basta-basta. So again ha, huwag nyo i-confuse tayo, normal sa tao, mahilig yung lalaki, gusto mo babae. Walang masama doon ha. Pero pag puro ganun, puro ganun, puro ganun, hindi ka na nga makapag-focus. Tapos yung iba, ginawa pang business yun. Eh kumikita kami, maraming may gusto niyan eh. Yun nga eh, ina-exploit mo, ibig sabihin nun. Alam mong marunong, marami arang alak, maraming gusto niya. Sige, bahala kayong malasing, marami pa kayo, mamatay kayo. Di ba? Kasamaan yun, wickedness. So, ganun din dito, dapat yung mga reserve yan. Amen? Amen. So, mga nakita niyo kung gano'ng kaloko-loko itong mga to. So, ito na yung naging ano ngayon sa kanila, bago tayo sa 9, may, ay sa 8, may example dito eh. So, ito kaya pala, well, ang galing mo na soul winner, bakit hindi ko ma-win to? Eh sabi niya, ever learning. So ibig sabihin, parang sa church, aral lang aral, pero pag binigyan, hindi naman tama yung aral na yan, baliktad dyan ah. Pero may pinangahawakan din silang verse. So bakit yan, hindi matuto to, aral lang aral, hindi matuto. Ano? Never able to come to the knowledge of the truth. Kasi meron silang alam, pero hindi katotohanan.
hindi makapunta doon, hindi makatawid. Eh, reprobate nga eh. May mga bagay sa Bible na yes, medyo hindi ganun kadali, pero pag pinukpok mo, tinuro mo, binigyan mo ng oras, na-meditate mo, pinag-pray mo, makukuha yan. Kaya yun, minsan ako din, tanong ko dati sarili ko, bakit Lord, ang dali na maintindihin nun, bakit ganun, yung Calvinist lang eh. Tanong mo na yung sarili mo eh, kahit yung issue sa Bible, isa lang ba Bible o marami? Diba? Eh kung may mali yung Bible ba yun? Eh may mali ka rin eh. Kasi mo, walang perfect. So, kung walang perfect, walang Bible, ano sinasabi mo talaga, naiiniwala mo yung perfect na Bible? Eh yung mga iba, ganyan siya sinasabi eh. Sabi nyo, perfect Bible, Calvinist na naman, Stephen Lawson, nalala nyo yun, hindi nyo kailala yun. Pero siya pumalit kay sa Legionnaires, yun namatay. Ang gagaling mag-quote eh. Perfect ang Bible. Anong Bible? Hindi nila sabihin King James, hindi King James yung mga yan. So nakita nyo yun, balik tayo sa kanina na, may forma. May formang godly. Nakita nyo nga, Calvinism. Mahalo natin Panginoon, itaas natin ang Panginoon, ligtas ka ba? Oo, paano ka naligtas? Pinili kasi ako eh, ba't yung iba? Hindi. Mali, sablay. So kaya mahirap po yan, kaya parang last week, ito yung anong itatali natin last week. Last week ang pinag-usapan natin, may pag-asa pa. So magpakatalino ka para sila ay maakay mo matuluan. Teaching, instructing those that oppose themselves. So pwede yun yung mga bata, minsan may ganun eh. May mga mali na iniisip. Pero pag tinuruan mo na, pwede pa, may pag-asa pa kasi. Pero yung ibang tao, hindi lahat ganun. Yung iba ay wala nang pag-asa. Kasi reprobate na. So ito na, yung last example niya, may tinawag dito. Hindi ko makita to eh, sa Bible. Pero ang sabi nila dyan, ito daw yung mga tauhan daw ni Pharaoh. Kasi nga, sino bang nag-withstood kay Moses? So marami rin pala, no? Pero ang sabi nila, ito daw yung mga ano ni Pedro eh. Jannes and Jambres. Hanapin ko nga, misa ako. Pero hinahanap ko na yun dati. Wala, dyan lang talaga binanggit eh. So, walang binanggit. So, anyway. Sinong lalabang kay Moses? Sinong matapang? Sino yung nabasa nyo? Meron din eh, di ba? Sino yun? Si Dathan and Abiram, di ba? Si Korah. Company of Korah tawag dun eh. Pero pinakalaban talaga si Dathan and Abiram. So si Korah, hindi inubo sila. Inubo si Dathan and Abiram. Mga Reubenites. So, pero hindi dun eh. So, sabi nila, ito yung mga, kung sino man to, di ba? Eh, kahit si Miriam, tsaka si Aaron, medyo kinalaban din si, pero hindi, ano, natakot din sila bandang uli. Ito talagang nilabanan nila. Kaya ang sabi nila dun, ito daw yung mga, ano, ni Pharaoh. So, sabi natin ganun. Nakita na nila, makapangyari ang Diyos ni Moses, kinalaban pa. Okay? So, bakit ganun? Parang si Judas. Nakita niya lahat ng kapangyari ni Jesus, natatakot na siya. At least natakot lang siya. Bakit di siya niniwala kay Jesus? Di siya natakot. Kalaban na talaga siya eh. Sabi dito, who resists the truth? Ito yung katotohanan. Hindi totoo yan kahit kitang-kita na. So, mag-ingat tayo dyan. Huwag din natin, hindi, parang gusto kong samahan yung kasi biruin mo. Katotohanan na nilabanan niya pa, ang galing. Di ba, ang galing nung kasi lakas ng loob eh. Hahanga ka ba doon? Pero iba sa atin yung mahanga eh. Misa nadadala. Huwag kayong papadala doon. Eh, labanan natin si Pasto! Bible, Bible! Tingnan niya, makikita niya. Nalabanan mo yan. Tingnan mo, ganito lang kasimple eh. Tigas ulo ka lang. Ganyan. Hindi, kahit. Diba? Kayang-kaya ko yan eh. Oh, pakita mo. Oh, galing mo talaga eh. Hindi ka dapat tumahanga dun. Alamin mo agad, nasa katotohanan ba siya? Tanungin mo, subukan mo. Kung gusto mo rin sa katotohanan, ganun dapat ang line of argument mo. Pag-usapan natin, ano may tama? Diba? Hindi yung malakas loob ko. Kaya ko yan, malakas loob. Hindi sapat yun. Yun ang gusto kong i-point out dito, kaya binanggit ito, who resists the truth. Hindi lang tao kinakalaban mo pag kinakalaban mo yung Diyos at yung lingkod ng Diyos. Amen?
Okay, madali tayo. Well, ito na. Sige, tuloy. Men of corrupt minds. So may mga tao, alam niyo yung corrupt. Ang nabulok na. Sa amin sa IT, yung nakukorrupt madalas yung files na tinatawag. So parang ano lang yung files, para sinulat lang. Pag sinabing corrupt na, hindi na mabasa, sira na. Okay? So iyak ka na nun pag nakorrupt yung files. So, basically, wala na yun. Parang andiyan, pero hindi mabasa. Corrupted. Iba na, madalas corrupt yung pagkain. Wala na yan. Eh, yung utak daw pala ng iba, pwede maging ganun. O, kausapin ko to. Kaya ko to. Kala mo, talino mo, ang galing mo, di ba? Kausapin mo ngayon. Papaliwanaga mo pa. Ikaw pa yung masama. Ay, doon masama. Ikaw pa yung tanga. Tanga mo naman. Ha? Ba't ako? Corrupt na eh. As mag-aabanggit pa ng Diyos yan. Eh kung totoo ang Diyos eh, bakit ano, masama siya? Walang Diyos kasi ang sama niya eh. Ha? Paano naging wala siya kung masama siya? Ano ba talaga? Kung masama siya, may Diyos. Diba? Ngayon, kung ang Diyos ang gumawa ng lahat, paano mo sabing, paano mo sasabihan siya yung masama? Siya nagpakanaan yung lahat eh. Diba? Nakakita ka ng baby, sinabi, mali ka tatay. Pwede akong kumain ng ice cream kahit umaga. Ha? Pwede akong di matulog. Pwede akong maliko sa labas. Tumakbo sa highway. Wala akong pakialam. Ha? Ako matalino. Hindi. Nakita niyo yung absurdity doon. Feeling niya lang yun, pero hindi, never siya tatama doon. Kasi yung layo ng pangunawa niya sa tatay niya, napakalayo. Eh, lalo tayo sa Diyos. So corrupted na yan pag pinaglaban niya pa yon. Kaya ibang mga kamag-anak, mga gusto natin pinag-prayer yung maligtas niya minsan, prayer natin magka-problema, magka-sakit. Para malaman niya, hindi pala siya ganun ka, immortal. Bandang huli, may ginawa niya, nagkakamamatay din pala ako. Ba't ba yabang ko? Pero may mga tao, wala na. Kahit paliwanagan mo, na-corrupt na. Kaya sabi dyan, reprobate concerning the faith. Ibig sabihin lang nun, medyo... Kunwari, nananampalataya, pero hindi pala. Hindi, pag inalam mo talaga, hindi pala nananampalataya. Ang faith pala, kaya lang nasa church kasi medyo cool eh. Tsaka eh, basta may maraming dahilan, pwede ka nasa church eh. Wala kang magawa, di ba? Sabi nanay ko, dapat dito ako eh. Sige na nga, paglaki ko, wala na ako dito. May mga ganun. Mahala ka sa buhay mo kasi baka reprobate ka. Anyway, again, gusto ko lang dinahin dito, huwag niyong isipin lahat ng mga tagasang ulo, reprobate agad. Yan naman yung pambalance natin dapat, ha. Nakita ko dito, bigyan mo ng pagkakataon. Ngayon, pag laging ganun, so at least layo ka na ng konti, ingat ka lang. Huwag mo atas yung sarili mo dyan, okay? Dahil maraming tao dyan na pwede mong paglaanan ng oras mo. So last... But, ito yung maganda, di ba? So, inisa-isa niya, mga isa yung mga kaloko, inisa-isa niya kalokoha, ganito yan, ganito yan, ganito yan, ganito yan. Ngayon, pag hindi mo tinapos yan, ano yung pwede sabihin ng ibang tao? Eh, kung maraming ganyan eh, mayroong talagang ganyan eh, yun totoo, may ganyan, di ganyan ah. Di ba? Hindi matatapos dun. Meron silang, ano, ba't di natin dapat gayain? Kasi... Okay lang ba yun? Nakakita mo yung ganun, pag hindi napapalo, at tigas ng ulo, ibang mahina rin kasi yung tatay, yun, bayaan mo na siya. Ah, ganun lang pala yun. Ang tinigasan ko yung ulo ko, babayaan, again, tigasan ko na yung ulo ko, hanggang mapuno si tatay, mabuisit na mabuisit, hanggang pabayaan na lang ako, yun ang gusto ko, ipatay ka. Kaya ang Diyos magaling din, ayaw naman niya mapahamak lahat ng tao, kaya may gagawin siya. Kaya sabi niya dito, but! Diba? They shall proceed no further. Merong katapusan yan. Makikita natin yung isa-isa yung pinapakita sa atin ng Diyos yan eh. Amen? Mabalitaan na lang natin. Pag talagang napuno na ang Diyos dyan, anong mayayari? Sasampulan na yan, di ba? So sana nga, masampulan na yung karamihan. Pero again, maawain pa rin ng Diyos eh. Baka hindi pa reprobate yung iba. Pero pag ano, darating yan. Yun lang sinabi niya dito, for their folly shall be manifest unto all men as theirs also was. So, sinasabi lang dito, medyo hindi ganun kalinaw kung ito ay end times na, pag namatay na, or what. Pero sinasabi, sinisigurado niya sa atin,
At kay Timothy na may pagda, may paglalagyan niya, sinasabi sa Tagalog, no? May paglalagyan niya, hindi yan, hindi yan makakalayo. Mapapahiya din yan, napausahan ng Diyos yan, at magiging manifest, makikikitaan. Parang yung mga namatay sa AIDS, alam niyo, yung mga bakla, di ba? Dati patago-tago yan eh. Nagawa nila, kahit ano, nung nagka-AIDS, siyempre tatago mo yun, kasi alam mo, sa mga bakla, may monkeypox, naalala ko yung monkeypox, di ba? Naalala niya yan, unang lumabas yan, sinabi ko na sa inyo, kasi yun ang totoo. Karamihan doon, mga bakla, yun ang totoo. Kaya ang ginawa nila, binago nila. Ginawa nilang wag ng monkeypox kasi parang yung mga sinisisi mo yung ano eh, yung monkey, wala nang kinalang monkey dun eh. Saka iniba nila yung narrative nila. So kahit talagang data sinasabi, karamihan nagkakaroon nun. Saka AIDS, karamihan bakla, karamihan. So, yeah, dinideny na nila. Paano dinideny yung mga reports na matagal na eh? Hindi kaya yung delay yun. So, yung kaya sabi nila, ginagaslight tayo. Pamilya na kayo dun. Okay, so, yan. So, sana nakita natin gano'ng kasama itong mga to. Yung dapat yung ating conclusion dyan sa kanila. At, ang tawag dito? Treatment. Okay, o ganyan, hindi hangaan. Kaiwasan natin, amen? The warning din natin sana yung iba, amen? Gusto nyo bang di ma-warning yung iba? Kawawa naman, di ba? Katulad ni, yung mudala sa example ko dito, na, tingnan nyo si Jared. Tingnan nyo lahat. Makita mo. Imagine nyo yan, di ba? Innocente. Makulit, pero cute, di ba? Imagine nyo, may biktima lang ng bading. Siyempre, matalino naman. Yun nga, paano pag marami yan? Umi-style yan eh. Pag dumami yan, mas malaki yung chance na kawawa yung mga bata. So, warning natin yung iba. The more na matapang kasi actually sa against sa mga ganito, mas natutulungan mo sila. Kailan lang yung isang, dati galit din sa akin yun. Kasi masyado raw akong... Kaya nung bandang huli, nakikita ko, bumabanat na rin. No, natuwa ako ah. Mabuti naman. Kasi the more na ginagawa mo yan, basahin na nga natin yan. Para ma-encourage ko rin kayo, isa sa mga... content. Proverbs. Paibasa, ready, go. He that forsake the law praise the wicked, but such as keep the law contend with them. So may dalawang klase ng tao, no? Pinakumpa natin sa verse na to. Meron daw mga nagpo-forsake ng law. So, ayaw ko na masunod sa Diyos, ayaw ko nang basahin niya, ayaw ko nang alamin. Ang ginagawa doon yung mga yan, yung mga wicked, pinupuri pa. Kaya tandaan nyo, kahit mga Kristiyano, kasi iba-iba tayong level, eh. Tandaan nyo, kahit ibang pastor niya, medyo nagba-backslide na yan. Hindi lang umaalis pastor, pero backslider na. Nabanggit ko ba sa inyo si Charles Lawson, hindi nyo kailala yun eh. Pero dati, tapang nun. Mga bakla yan, matay na yan. Ganun yung sinasabi niya eh. Tama naman. Kaso siguro, ewan ko, nabayaran, natinakot. Banda ko na, nagbago yung tono eh. Sabi niya, oh, welcome na kayo sa church namin. Wala akong sinabing ganun. Naka-record ka eh. Kasi abati naman, ganun, nirespeto ko yung mga bakla. Sabi niya. Meron nga akong sariling, ano eh, stop na bakla eh. I respect you. So ano kaya siya? Mahal niya ba yung batas ng Diyos? Pag pinupuri mo na yung loko-loko, hindi ka na... Hindi mo na mahal, iniwanan mo na matagal yung ano. Kaya ka lang Kristiyano, siguro may natitirang benepisyo ka pa dyan. Pero kung mahal mo yung Diyos, mahal mo siya, binabasa mo, inaantindi mo, saan mo tinuturo. Ano yung kabila dito? But such as keep the law, yung isa, forsake, ayaw ko dyan. Yung mga nagkikip, binabasa, yung totoong binabasa, hindi nagpapakitang ano lang. Kung talagang pinapanatili mo sa sarili mo, sa buhay mo, sabi dyan, for such, but such that keep the law, contend with them, nilalabanan nila.
Okay, magandang memory verse yan. Kaya, alam ko yan, dapat gawin natin sa reprobate. Ang dahat natin gawin. Abayaan mo lang sila. Eh, kung di mo kaya, talaw, at least, iwasan mo, isa yun. Pero dating panahon, pag naintindihan yung mga pinagasabi natin dito, mensahin ng Diyos, galit siya dyan. Anong gagawin mo dyan? Marami may biktamaya kung ikaw, adyan ka lang, wala kang ginagawa. Labanan mo rin, yun ang sabi ko. Yun ang ginasabi ni Paul kay Timothy. Kaya sinabi niya yun, ito yung mga ganyan yung mga yan, loko-loko yan. Nag-umpisa yan, mahal nila yung sarili nila, sobra. Bandang huli, mga traidor yan. Anong gagawin mo dyan? Labanan mo. Hindi, kakaibiganin ko, baka kalipan mo yung traidor. Corrupted na yung utak, ano ka? So labanan mo na lang. Pag sinabi labanan, dapat tama rin yung paglaban mo. Amen? Pag pinatay mo agad, ikaw yung makukulong, talo tayo. Sabihin, yung tinuturo ni Pastor, di mali rin yun. Anong tamang panlaban natin? Wala pala tayo dito, no? Sa Jalala, meron eh. For the word of God is quick and powerful and sharper than two-edged sword. Yan ang panlaban, di ba? So, alamin mo yung salita ng Diyos, saka mo gamitin. Amen? So, ituro, aralin, ituro. Kaya sa mundo ng technology ngayon, information, ano yun? Yan. Gamitin niyo yung mga, kaya nga sa Halloween, nag-umpisa lang tayo dyan. Alam niyo na kung saan pupunta yan, baka nang mawala kayo. Baka mawala kayo na account bigla, ha? Mga iba sa inyo, baka tatlo yung account. Ito pang church, ito pang bangkada, ito pang secret. May mga ganun eh. Amen? Amen. Alright, let's pray. Lord, salamat sa inyong mensahe ngayon na nakita namin ng mga matapat yung lingkod, Paul and Timothy. Nag-uusapan rin dahil pag-usapan. Nakita namin, matuto din kami, Panginoon. Winalni nga ni Paul si Timothy, darating yan. Itong mga to ay asahan namin. Hindi namin na maikisa kami, Panginoon. Lalabanan namin sila, Panginoon. Pero ituro din namin sa mga tao, Panginoon, mawaningan sila na mga reprobate dyan. Hindi ganun karami, pero delikado sila. Ginagawa nila yung hindi dapat gawin ng kahit sinong tao. Pero sila ginagawa ng demonyo, Panginoon. I pray na labanan namin. Intindi na kung paano dapat paglaban sa kanila. Dahil hindi pwede kami nakaupo lang, Panginoon. So, ang mahirap dito, aralin, paano yan. Maraming panluloko, but mas makapangyarihan yung salita. So pag alam namin yung salita, Panginoon, ginagamit namin, pati paggamit ay tama, Panginoon, bless you po, Lord, kami. Maiwas, Panginoon, yung mga malami sa buhay dyan, lahat ng mga tapat na Kristiyano, Panginoon, pwede pa rin kami makapaglingkod ng mas, at mabuhay na masaya at naglilingkod sa inyo, Panginoon, pag the more na nawala influence ng ganito mga reprobate sa aming lugar, hanggat maaari, Panginoon. Again, di namin maliligtas lahat, di namin makatulungan lahat, at is mawaningan yung iba. Mas lumawak, Panginoon, ang pag-aaral ng pagpuri sa inyo, Lord, yung salita. At maasawa tayo mga ganito, Lord, mga gawain nila, Panginoon, at least ma-expose, sabi dito. The more na sila yung ma-expose, na wala silang kapangyarihan, ganoon lang naman po yun. So, nawa, tiwala kami sa inyo, gamitin namin yung salita, Panginoon, yung salita. Alamin namin ito, parang maging ganito na yung salita namin, sabihin, lagi namin nasa puso at isipan, nagkaisa tayo, Lord, Panginoon, sa inyong salita. At manapalataya kami sa iyong salita, gamitin ito, Lord. Meditate and affect our lives, Panginoon. Kailangan po, Lord, again, kayo mag-ingat sa bawat isa, nasa lang siya nagpapatuloy. Makita namin ang aming sarili, Panginoon, nagilingkod sa inyo, Lord, the future, at even now, near future. Patibahin mo kami, Lord, at mag-ingatan lagi, at patalinuhin, ingatan. Gabayan, Panginoon. Lang po, Lord, again, kayo pang malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.